mga mamamayan ng Lungsod ng Taguig. Nandito po tayo muli sa isa pang segment ng Source of Strength. At ang ating pong dalangin na patuloy po tayong makasampong ng kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng programa ito. Nais ko pong ipakilala ang ating mga kasama. At uunahin ko na po, meron po kaming kasama ngayong umaga si Pastor Wilbert Bochal. Siya po ang pastor ng The City of the Lord, dyan po sa may Joseph Seat, sa kumpo ng Bagong Bayan. Pastor, bumati ka muna. Magandang araw po sa mga kababayan ko dito sa Taguig. Salamat sa Diyos na maski nasa ganito tayong kalagayan, hindi niya tayo pinapabayaan. At ito pong programang to, ito pong live stream na to yung ginagamit ng Panginoon upang magandiyo po sa atin ng kalakasan. So, manatili po tayo nakatunghay hanggang patuloy natin matanggap ang mensahe na nagmumula sa Panginoon. God bless us all. Okay, salamat po sa ulit. Pastor Tony, Pastor Jim, ibahin mo na kayo bago ako matanggap. Magandang umaga sa inyo. Mapagpalang araw. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa isa na namang pagkakataon na pinagdaloob sa amin upang ang iyong salita ay patuloy naming matunghayan at mula po dito ay makasumpong kami ng kalakasan at patnubay at gabay sa aming pamumuhay. Piling po namin na samahan mo po kami at sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu ay matanggap namin at maunawaan namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa inyo po namin pinagtatagubilin ang lahat ng nalalapit sa sandali sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Tayo po ay nasa huling bahagi, I think part 7 tayo, ng amin pong sinerye na pag-aaral hango po dun sa Psalms chapter 23. At babasahin po muli sa atin ito ni Pastor Tony at ngayon po yung ating last part dito sa Psalms 23. Pagkatapos po nitong Psalms 23, ilipat na po tayo ng ibang talata sa Biblia. Pero this time, we are going to summarize the Psalms 23. Pastor Tony, makikibasa kayo. Siya ang aking pastol, ang awit ni David, pakinggan po natin. Siya ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihilay niya ako sa lumpiang pastulan at inatay niya sa taimimig na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinatunubayan sa tamang daan. Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan ako sa madilim na dibis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Okay po, so yan po yung talata. Magsisimula po tayo kay Pastor Jim. Pastor Jim. Okay. Gusto ko lang bilang pagwawakas, bigyan diin yung sinabi mo, Pastor Rador, na yung trabaho ng shepherd ay pinakamababang uri ng trabaho sa panahon ni David. No? So, para si ang ating Panginoong Jesus ay yung magpakumbaba siya at tawagin niya ang sarili niyang shepherd. Hindi minsan natin nakikita yung impact nun eh, no? Gusto kong ilararan po ito sa isang kwento. Ito ay alinghaga lang naman, hindi talaga ito. Pero makikita niyo yung sense nung sinasabi ko. Meron daw isang pastor na nanaginip at sa kanyang panaginip ay kasama niya ang Panginoon, papunta sila sa langit at nagtatravel sila sa outer space. Ang bilis ng kanilang na biyahe, pero nakita ng pastor may isang planeta daw. At nung tinignan ng pastor yung planeta, ang nakatira doon sa planeta, puro aso. No? At sabi ng Panginoon sa kanya, tingnan mo pang maigi. So tinignan niya ang maigi, yung mga asong nakatira sa planeta ay galit na mga aso. Wala nang ginawa kundi mag-away, magkaagatan, magtakulan. Kaya sabi niya, Panginoon, grabe yung aso na nakatira doon sa planeta, galit. Sabi ng Panginoon sa kanya, pero alam mo, mahal ko yung mga aso niya at gusto kong ipaunawa sa kanila na mahal ko sila. Pwede ba kitang ihayo
na siyang magpaunawa sa kanila. Sabi ng pastor eh, sige Panginoon. Pero, para maipahatid mo yung mensahe, ay dapat maging aso ka rin. Magkatawang aso ka. Sabi ng pastor, sige Lord, kalooban mo mangyari. Oo, pero pag naging aso ka, sabi ng Panginoon, eh gusto kong ikaw ay maging isang chihuahua. Maliit na aso po yung chihuahua. At sabi ng Panginoon, pero pag ikaw ay naging chihuahua at inihatid mo yung mensahe, hindi nila tatanggapin yung mensahe. Papatayin ka nila. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, bubuhayin naman kitang muli. Sabi ng pastor, sige po. Okay na rin. So, pero ito ang sistema, sabi ng Panginoon. Pag ikaw ay binungay ko muli, chihuahua ka pa rin. Hindi ka magbalik sa pagiging tao. So, makikita niyo po yung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao dahil sa dakilang pag-ibig sa akin at nung siya ay nabuhay na muli, tao pa rin po ang Panginoon. Merong tao doon sa kanang kamay ng Ama na nananalangin para po sa atin ang ating dakilang pastor. Praise God. Pastor Tony. Salamat, Pastor Jim. Alam niyo po, yung deklarasyon, yung pagkilala ni Haring David na ang Panginoon ng kanyang pastor ay naging malaking impact sa kanyang buhay. No po? Hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pamumuhay. At yun ang kailangan natin ngayon, lalo na sa mga panahon na katulad nito na tayo ay dumadanas sa isang matinding pagsubok, kinakailangan din natin ng isang pastor na talagang gagabay sa atin, mangunguna sa atin, mangangalaga sa atin. At alam niyo po dito, pinakita po sa Salmo 23, yung pagiging ng Panginoon, wala siyang sinimulan na hindi niya tinapos. Kaya masasabi natin, tunay nga na siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Bakit ko po nasabi ito? Pansinin niyo po, dun sa verse 1, sinabi ni Haring David, si Yahweh ang aking pastor at hindi na ako magkukulang. Pag binasa niyo naman po yung verse 6, sinabi naman doon, ang kabutihan ng pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. So, ibig sabihin po, yung mga ayuda na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin, hindi lamang po pasimula. Okay? Hanggang matapos po ang mga ayuda na yan na kakailanganin mo mula sa Kanya, ipagkakalob ng Panginoon. Purihin si Yahweh na ating pastor. Amen. Lord, praise God. Ingat din po natin ang kanyang mga nasa isip na pwedeng i-share sa atin. Pastor Gilberto. Salamat sa Panginoon, mga kapatid kong pastor. Alam po ninyo ang Psalm 23 ay isang talata sa Bible. The whole chapter of Psalm 23 ay napakayaman po nito. Pero ang binibigyan talaga ng punto ito tiin ay yung pangangailangan po ng mananampalataya na sila'y may kilalaning pastor. Kasi po ang pastor, ito po yung God-appointed overseer ng kaluluwa ng mga taong nagsasabing sila'y mananampalataya. At yung pong ganong klaseng connection ang siyang mag-provide po sa lahat po ng pangangailangan ng mga tupa o mananampalataya. At sa ating pong panahon, masyado pong malino sa atin ang Psalm 23 verse 4. No? Sabi nito, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. Sa kasalukuyang panahon, hindi lang po Pilipinas, kundi halos buong mundo, ang nasa matinding krisis. At until now, we're waiting for a vaccine to be discovered kasi hanggat walang vaccine, wala po tayong immunity. Ang isang magandang balita po sa atin, we can have this divine immunity if we are connected strongly sa God-appointed priest or pastor ng Panginoon sa ating buhay. At ang sabi ng Bible, your shepherds run and stop protect me. The greatest protection po na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon is immunity. And pag sinabing immunity, immunity from disease, sickness, and death, at ito po ay kayang-kayang ibigay ng Panginoon sa atin even if hindi pa discovered yung hinintay po nating vaccine. But by virtue of our personal relationship with God, in the Lord Jesus Christ,
We recognize Him, we treat Him, respect Him as our shepherd. Naniniwala pa ako that we are being immunized from the crisis and the virus na ating kinakarap ngayon. Amen. God bless you all. Amen. 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 So, salamat. Napakaganda po ng ating mga pangwakas na pananalita. Yun lang ay sapat na po yun, ano? Dagdagan ko na lang ng kaunti. Alam niyo po yung unang pangungusap sa Psalms 23. Yun lang, powerful na po yun. Tingnan niyo po ha. The Lord is my shepherd, I shall not want. Three great declarations. Number one, the Lord. Wala na pong greater name na pwede tayong masumpungan at matawagan except the Lord. Actually, pag tinignan mo sa salin po yun eh, it could be translated as Jehovah or Yahweh. Wala na pong greater God than Jehovah or Yahweh. There is no other name greater that we can call except the Lord. The Lord is my shepherd. No greater faith than to claim that the Lord is our shepherd. At ang sabi niya, I shall not want. The greatest sufficiency. Yung kung pinakamatinding pagtitiwala ng lahat ng pangangailangan mo ay kayang ipagkaloob ng Panginoon. Amen. I shall not want. Ano ba ang blessing kapag ka ikaw ay sumunod sa pagpapastor ng Panginoon? What are the blessing? Ano yung mga pagpapalang? Una, you are blessed with yung wala ka ng takot dun sa pangangailangan mo. I shall not want. Malaya ka na dun. Malaya ka. Lahat po tayo, yan ang ating ano, yan po yung ating anxiety. Yung wala, baka tayo ibulangin, pag wala na tayong ayuda, paano kaya ito, ano. So, ayun po yun. It speaks about how are we going to survive because of a lot of needs. At ang sabi, the Lord is your shepherd, you shall not want. Ano pang pagpapala? Anong sabi niyan? He makes me to lie down in green pastures. Pinagpala po tayo na ma-enjoy po natin at maranasan yung kabutihan ng Panginoon. A satisfaction. Kasi isipin mo, kahihimlayin ka sa mayabong na pastulan. Sino makakagawa nun? Ang Panginoon lamang. Ikatlo, na sabi doon, He leads me beside the still waters. E alam nyo, wala akong pinakamasarap yung kundi yung may nangunguna sa'yo. At may katiyakan ka na yung nangunguna sa'yo, dadaling ka sa maayos at sa tama. Hindi po masarap mabuhay yung nagtsatsamba po tayo. Wala nang pinakamasarap kundi yung alam natin na yung nangunguna sa atin ay dinadala tayo sa maayos. We are also, sabi niya, He restores my soul. Sino pwedeng makapagpanumbalik ng ating kalakasan? Wala naman po actually, kahit na matulog ka ng matulog eh. Kung hindi maibabalik ng Diyos yung tunay na kalakasan mo, yung creativity mo, yung pagpupunyagi mong magtagumpay, si Lord lang po makakagawa niya. Because only the Lord can provide the real peace. Yung tunay na kapayapaan, yung shalom, si Lord lang po pwede makapagbigay niyan. Kaya nga sabi ng Lord, hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ko dito sa mundo, nang binibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan sa mundo na binibigay ng mundo is just a way to escape the troubles in life. Pero si Lord, pag siya binibigay sa atin ng kapayapaan, we are not escaping it. In the midst of troubles, in the midst of the storms of life, pwede natin maranasan yung calmness, yung still waters. Number five, we are blessed that the Lord, ang sabi niya, He leads me in the path of righteousness. No? Dinadala tayo sa daan ng katwiran. Alam niyo po, ito yung isang blessing kapag ka si Lord ang shepherd mo. Pag si Jesus ang pastor mo, siya yung namumuna sa buhay mo, di ka pwede pong magkamali. Dadaling ka niya sa buhay na matuwid. At ang panghuli, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. At dun sa dulo, di ba? Anong sabi niya? I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Pagka si Lord po ang pastor mo, pagpapalain ka niya, sasamahan ka niya, doon sa shadow of the valley of death. It's not death, it's the shadow of the valley of death.
You will not fear no evil. Hanggang saan yung sasamahan ka niya? Sa gitna ng panganib. Hanggang dun sa dwelling in the house of the Lord. The assurance of your future. Si Lord po ang magpuprovide niya. So ngayong umaga, nais po namin kayong bigyan ng pagkakataon para po tanggapin natin ang pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Pastor Jim will lead us one more time in our dedicating of our lives unto the Lord. Huwag po natin sayangin itong pagkakataon ito. At dalangin po na yung pagpapala na si Jesus yung ating pastor, na ang Diyos ang ating pastor, ay talagang maranasan po natin sa ating mga buhay. Pastor Jim? Kapag kapatid ay napapagod na sa iyong buhay dahil ikaw ang sariling nagpapatakbo ng buhay mo, isuko mo po ang buhay mo sa Panginoon at kilalanin mo siya at siya ang manguna sa iyong buhay. Siya ang iyong maging pastor. Si Jesus mula sa kalwalhatian ay nagkatawang tao at bilang tao namatay sa krus, binayaran ang ating kasalanan, nalibing, nabuhay na muli para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan niya, bukas ang pintuan para tayo po ay makaranas ng payapang buhay sa pangunguna ng ating Panginoon. Kung gusto mong tanggapin si Kristo, ay manalangin po tayo ng ganito. Sundan niyo po ang panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat. Ikaw ay namatay sa krus. Ikaw ay namatay sa krus. Binayaran mo ang aking kasalanan. Binayaran mo ang aking kasalanan. Lumalapit ako sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Napapagod na ako sa buhay ko, Panginoon. Napapagod na ako sa buhay ko. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay. Ikaw ang aking dakilang pastor. Ikaw ang aking dakilang. Ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang mangyari. At masunod sa aking buhay. At masunod sa aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Uli po, magandang umaga sa inyong lahat. At magkita-kita uli tayo sa susunod na segment ng Source of Strength. God bless you. God bless.